Hello! Welcome to my YouTube channel. I-share ko naman sa inyo ang aking gumamela o tinatawag na hibiscus. Ayan. Color pink siya. Kung makikita nyo, ang ganda-ganda. Color pink. Tapos ang kanyang pollen ay color yellow. Tapos orange yung pinaka-dulo niya. O diba? Napakaganda. Tapos ito. Bagong usbong siya. Bagong usbong na naman. Wow! At magiging flowers na naman siya. Wow! Ang ganda! Ang sarap mag-alaga ng gumamela kasi napaka-fresh-fresh niyang alagaan. Ito pala ay nagsisimbolon sa beauty. So maganda siya sa ating tahanan dahil nagbibigay siya ng ganda sa ating lugar. At romantic love. Kung meron tayong mga couple, ayan, at married, so magiging maganda ang ating pagsasama. And passion, wow! And friendship, so magiging marami tayong kaibigan and hospitality. And sincerity and joy. Ayan, napakadami niyang simbolo, so maganda siyang alagaan. So tara, samahan niyo ako kung paano natin siya pararamihin. By soil propagation. Sa soil propagation, magre-ready lang tayo ng cup. Ayan. Cup, so nag-ready na ako ng cupping sa kanya. So, after natin ilagay dyan sa kanyang soil, lalagyan natin siya ng cup. Ayan. So ganito ang mangyari. Ganyan. Hahayaan lang natin siya 7 days na nakaganito or 1 week yan, nakaganyan siya. Tapos after 1 week, tatanggalin na lang natin siya. So hahayaan lang natin ulit siya hanggang sa another week. Another week, check natin siya, makikita na natin yan. Sa 2 weeks niyan, magkakaroon na siya ng ugat. Tapos hayaan lang natin siya hanggang sumibol ang kanyang mga dahon. Kapag kasumibol ng mga dahon niya, ready na siyang ilipat sa panibagong pot. Ganun lang po kasimple, mag-propagate by soil. So, nag-ready na rin ako ng ganito, ng iba pa. Diba? Napakadali at napakasimple na ang soil propagation. So, dito, kukuha naman ako dito. Ayan. Ito, nag-ready ako ng mga para sa water propagation. Ayan. Diba? Pag water propagation, ganyan lang kami. Ito tayo dito ulit, no? Ating. Kukunin natin yung immature na sanga. Kailangan yung medyo malambot lang na sanga, pero hindi rin ganun kalambot. Yung normal lang or yung aging lang. Ayan. So, ipudulin natin siya dito ganyan by moods. Pagkatapoy lang. Bago mag-moods. Napuputulan natin. So, yung lalakasan natin. So, paislan. Pagkaanin natin siya paislan. Gugupitin natin siya pa isla. Tapos tatanggalin natin yung mga leaves na malalaki. Para mabilis magkaroon ng ugat. So para lahat ng focus niya sa ugat. Tapos, kapasasigil natin ito kasi makapal na yung ugat ay nang alis na. Kaya medyo makapal na siya. Kakaskasin na rin natin. Saan natin ilalagay dito. Ayan.
yung water natin, huwag konti, huwag din sobrang dami. Ayan, ganyan. Sakto lang. Ang kalubog lang yun. 1/4 lang stem niya. Water preparation. Ayan, hahayaan lang natin siya hanggang sa magkaroon ng ugat. Siguro mga 3 weeks or for 1 month, diba? Mga isang buwan. I-check natin siya ulit. So, i-update ko na lang kayo. So, ayan, nakagawa na tayo ng mga propagation from soil at saka ng water. Hintay na lang natin siya magka-ugat. I-update ko na lang kayo. Stay tuned! Thank you for watching. Si Leia lang to. Huwag na natin kalimutan pindutin yung notification bell para sa susunod na mga videos pa natin.